Welcome back sa episode 5 ng paggawa ng bungalo. Dito mga ka-ideas, natapos na yung bubong. So hindi na natin nakuhanan yung pagkatapos ng bubong. Pero ipapakita ko rin sa inyo yon kapag nasa taas na tayo at magwa-waterproofing. So ngayon, natapos na natin yung pag-install ng bubong. Tayo naman ngayon ay magpapalitada sa labas. Kasi dito sa loob, natapos na rin nating palitadahan. Ang gagawin na lamang po ay nag-i-install na sila ng electrical wirings. Ayan, saksakan at ng switch ng ilaw. Tara, samahan nyo kami. Punta tayo sa labas. Magpapalitada tayo habang ginagawa nila yung mga electrical wirings dito kasama ng ating mga electricians. Let's go! Dito naman sa labas, kasama natin dito yung ating mga trabahador, kung kilala nyo na sila. Nandito sila sa labas ngayon para magpalitada. So ganoon din po yung prosesong gagawin natin. Rough finish din hanggang sa labas. At liquid skin coat with cement ang gagamitin natin na pampakinis dito. Para maiwasan natin yung mga cracks. At mapahiran din natin ng waterproofing. So tatapusin muna natin itong palitada sa labas, then ipapakita ko rin sa inyo yung mga gagawin pa natin. Tulad na lamang ng paggawa ng lababo, tulad na lamang ng pag-install ng GI na hamba, at ng preparation para sa canopy. So abangan po ninyo yan, lahat ng yan, abangan po ninyo dito sa ating video. Ito naman ngayon ang gagawin natin. Gagawa tayo ng lababo. Magbubuhos tayo ng lababo at narito yung preparation na gagawin natin. Gamit pa rin natin dito mga ideas is yung mga cucolumber at ng pinulik board na mga natira doon sa ating ginamit na pangporma. Gagamit din tayo ng mga bakal. At yung mga bakal na to, yung mga natirang mga bakal, mga kaitiyas, nakapansin nyo dyan, hindi na rin yung ginamit natin para mabuo yung lababong ito. Thank you.
Pag nilagay na yung mga bakal, mga kaidiyas, bubuhusan na, tapos habang pinatutuyo ito, tayo naman ay gagawa o mag-i-install ng hamba. Samahan nyo rin kami. Sa pag-i-install naman ng GI na hamba, tayo po ay maglalagay ng vertical na 10mm na bakal. Ikukunekta natin ito doon sa abang para doon sa hamba. I-welding na natin ito para maidikit natin yung GI na hamba sa pamamagitan ng pagwa-welding ng pagkukonektahan at doon sa bakal sa poste o kaya naman din sa hollow blocks. So habang ginagawa yung preparation na yan, panoorin po muna natin. Tapos ng preparation, tayo naman ay magle-level hose. Kukunin natin yung tamang tuwid nito sa ibabaw. Pagkatapos, maglalagay na tayo ng brace gamit yung 2x2 na coco lumber. Pero dapat tuwid, mga kaibigan, at diyan natin ipapatong, isasandal natin diyan yung GI na hamba. So nakikita niyo diyan sa video kung paano ito ginagawa. O, syempre mga kaibigan, huwag niyo kakalimutan, i-double check pa rin ninyo. Pwede kayong gumamit ng plumb bob or hulog. O kaya naman ng level bar. Magkabilaan po yan, eskwala. At kapag nasa gitna na ng tubig ng ating level bar, pwede na natin itong itali gamit yung ating alambre doon sa ating brace para manatili na doon yung posisyon niya. O diba, napakadali lang i-install.
Ayan, huwag niyong kalilimutan laging i-check kung tuwid ba yung ating hamba. Okay, okay na po mga kaidiyas. Ganon din dito sa kabila. Susunod naman, pag okay na, pwede na po ninyong i-welding o pagdikitin yung bakal na vertical doon sa ating abang ng GI na hamba. Yung bakal doon sa loob, pwede nyo na po idikit doon. At pagkonektahin. So dito naman sa kabila, sa room number 2, ganon ding proseso yung gagawin. Kung paano natin ginawa yung unang hamba na to, ganon din ang gagawin sa kabilang hamba. Habang tinatapalan na yung loob ng GI na hamba, siguraduhin pong walang kapak, ibig kong sabihin dun dapat solido. Kaya kailangan pong laging tiktikin para hindi magkaroon ng kapak sa loob, para mas maging matibay yung ating hamba at tumagal. So patuorin nyo po muna kami mga kaiyas hanggang sa matapos namin ito. At dadako naman tayo sa susunod nating gagawin. Tara! Heto naman sa main door, ito naman ang ating isusunod. Pero kinuha muna namin yung level gamit yung level hose. So ganong proseso din po yung gagawin natin, pero ang pinagkaiba, yung gagamitin natin ditong hamba is 90 cm yung lapad. So mas malapad ito kumpara doon sa ginamit natin doon sa kwarto. Una, preparation ulit para sa paglalagay ng hamba at yung vertical na bakal at ng gagamiting brace. Pagkatapos i-welding ito, katulad ng ginawa natin doon sa dalawang hamba, ay tatapalan na natin ito upang makapagpalitada na rin. Dahil isusunod na natin yung preparation para naman sa canopy. So samahan nyo naman kami kung papaano yung paghahanda sa canopy. Mga boss, ang ilapad ng bintana natin ay 140, yung finishing niya 140. Tapos yung canopy natin ay gagawin nating 170, ta babat dulo may 15 cm siya. Kaya magmula dito sa may bakal, mag-allowance tayo ng 1 para sa spacing ng buhos doon sa may bakal. Tapos mag-adjust tayo ng 2 inches para doon sa may ilalatag nating 2x2. Dito natin maglalagay ng 2x3 na pagpapatuan ng 2x2 na para doon sa slab ng canopy. Sige, mag-level tayo. Okay mga boss, kukunin natin yung level niya. I-level natin dito.
next episode, gagawan natin ng full tutorial ang paggawa ng canopy para sa inyo. Kaya abangan po ninyo yung susunod na episode nito at tayo po ay gagawa ng canopy full tutorial para po sa inyo. Kaya huwag kalilimutan, like and subscribe po. Maraming salamat sa panonood ninyo. At sana po huwag kayong magsawa sa panonood at pag-abang sa mga susunod pang episode ng bahay na ito. Muli, maraming salamat mga kaibigan.